You know what? Sapat ang awa ni Lord para makabawi ka. Sapat ang awa ng Panginoon para makabawi ka. Mercy to those in the shadow of death. Hindi ko po alam kung meron dito na idala mo na sa, nasa bingit ka na ng kamatayan. But you know what? May awa ang Panginoon. Makakaalis ka dyan. May awa ang Panginoon. Wala akong pakialam kung anong stage na yung sakit mo, mga kapatid. Napaka makapangyarihan ng ating Diyos. Walang imposible sa Kanya. Amen? Walang imposible sa Kanya, mga kapatid. Mercy to those in the road of distress. Mga kapatid, may grasya ang Panginoon. Iaalis ka ng Panginoon sa sitwasyon na yan, mga kapatid. Yan ang dahilan bakit naparito ang ating Panginoon. Yan ang dahilan ng Pasko, mga kapatid. This is not just about gifts, gatherings, vacation, bonuses, mga kapatid. There's more than that. So kung maunawaan mo, mga kapatid, Christmas is about liberty, victory, amnesty, and mercy. So pong ipaalala sa'yo, sa darating na Pasko or ngayong Pasko, hindi medyas ang kailangan mo. Ang kailangan mo, Mesiyas. Hindi mo kailangan ng bagay na lalagyanan lang ng pagpapala o ng regalo. Ang kailangan mo yung pinagmumulan ng regalo o yung regalo mismo. Mga kapatid, sa lahat po ng mga kasama ko po dito ngayong oras na ito, na gustong maranasan, maranasan itong larawan ng Pasko sa kanyang buhay, mga kapatid, I wanna encourage you, church, sa lahat po ng bilanggo ngayon, nahihirapan sa kanyang buhay, gustong lumaya sa sitwasyon na mali, sa lahat ng mga kasama kong nakakaramdam ng pagkatalo, pagkadapa, gustong bumawi, gustong bumangon, gustong magsimula uli, kaya lang nahihirapan. Dahil patuloy kang hinahabol ng iyong nakaraan. Para sa mga katulad kong minsan nang wala nang nagtiwala, sapat ang awa ng Panginoon para makapagsimula ka uli. Mga kapatid, katulad po, Pastor Edward, kailangan mo din ang Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon. Siya ang susi sa bilangguan na yan. I don't know. Hindi ko po alam, mga kapatid, meron dito magulo ang iyong pamilya. Kailangan mo si Jesus Christ sa buhay mo. Ang mas nakakalungkot ngayong Pasko, kapatid, hindi yung wala kang regalo. Ang mas nakakalungkot ay yung hindi mo maintindihan kung bakit ito ginawa ni Kristo. Kasi maraming tao nakatanggap naman ng regalo pero empty pa din. Maraming tao nakatanggap naman ng regalo, vacation leave, 13th month, mga kapatid, pero hopeless pa din. So hindi talaga, hindi vacation, gifts, gatherings, proposal, ang pwedeng magpasaya sa'yo, sa akin, kumumpleto sa ating buhay. Kung di ang ating Panginoong Jesucristo. Church, amazing people of God, huwag mong hayaan na dadaan itong Pasko na hindi mo alam ang totoong meaning nito. If you want to experience this portrait of Christmas, I want to encourage you, accept Jesus Christ in your life as your personal Lord and Savior. Believe me, your life will never be the same again. If this is the cry of your heart right now, Lord, I want you right now. I want liberty. Gusto ko nang umalis sa maling sitwasyon na ito. Gusto ko nang umalis, Panginoon, sa maling emotion na ito. Gusto kong umalis, Panginoon, sa maling kaisipan na ito. Buong buhay ko, ang isip ko, mahina ako. Ang buong buhay ko, ang isip ko, talunan ako. Buong buhay ko, isip ko, Panginoon, mahirap lang ako. Wala akong kayang gawin, hindi ko kayang to pa rin ang pangarap ko. Lord, I want to get out of this prison. Sabi ng mga expert, wala na raw
gamot itong sakit ko. Lord, I want to get out of this situation. Every time gagawa ako ng tama, every time susubok ako ng tama, lagi sa aking ipapaalala na I'm not worthy of this thing. Dahil ito yung past ko. Ito yung pinanggalingan kong pamilya, ito yung pinanggalingan kong buhay. You know what? Sapat ang grasya ng Panginoon para makapagsimula ka uli. Accept Him in your life as your personal Lord and Savior. Believe me. Believe me. Walang imposible sa Diyos. Now, if you're this person, excited ka sa Panginoong Jesucristo, excited kang maranasan itong mga pagpapalang ito na ginawa ng Panginoon, can you say this prayer with me? Sabihin mo, Panginoon, Panginoon, humihingi po ako ng tawad, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Sa aking mga kasalanan. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa aking buhay, sa aking buhay bilang aking Panginoon bilang tagapagligtas. Tagapagligtas. Naniniwala po ako, naniniwala po sa iyong kapangyarihan. Sa iyong kapangyarihan. Ito po ang aking panalangin. Ito po ang aking panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yung panalangin na yan, I want to congratulate you. Tama ang desisyon na ginawa mo. And believe me, after this, your life will never be the same again. He will move. Jesus will move in your situation. Makakaalis ka sa mga maling bagay na yan. Makakaalis ka sa mga bagay na nagpapahirap sa'yo. Mga bagay na pumapatay sa'yo. Makakaalis ka sa kumunoy ng kasalanan. Makakabangon ka. Magugulat ka na lang. Maniwala ka. Bumubo ka sa mga opportunity na minsan ang nagsara sa'yo because Jesus is moving. At merong inihanda ang Panginoon na maganda, malaki, maayos kaysa mga inihanda mo para sa'yo. Salamat sa pagsuko mo ng buhay. Dahil diyan malayang makakilos ang Panginoon. Right now, mga kapatid, alam ko maraming dahilan para malugmok. Pero mas maraming dahilan para magpuri sa Panginoon. Hindi po natin tatapusin itong service na ito, hindi po natin tatapusin itong celebration na ito, na hindi po natin na itataas ang pangalan ng ating Panginoon, na hindi po natin napapasalamatan at napararangalan. Wala pa man din, Lord, naniniwala kami, Panginoon, na darating ito, and because of that, magsisimula na kaming sumamba, magsisimula na kaming magpuri sa'yo, because we believe You've stored something great for us. You've stored something great for your people. Come on, amazing people of God. Raise up your voice. Declare it. He came down to rescue you. Hindi nag-trip si Jesus. Nung bumaba siya rito, hindi siya nag-trip. May trinabaho siya. Tinabaho niya yung future mo. Tinabaho niya yung healing mo. Come on! Come on, raise up your voice. Pasko, mas maraming dahilan para magdiwang at magsaya. Ulitin ko, there's
is not just for a gift, vacation, or kung anumang bagay. It is about the Lord. It is about what God has done to your life at gagawin niya sa next generation. Kapatid, higit na mas masaya ang bukas mo kaysa sa nakaraan mo. Kaya pinalalaya ka ng Panginoon. I want you to receive your liberty. I want you to receive your victory. I want you to receive your amnesty and mercy of the Lord. Get up! Tumayo ka uli, lumaban, sumubok uli. Maniwala ka, mas maganda yung kwento mo bukas. Mas maganda yung kwento mo ngayon. Dahil kasama mo ang Panginoon. I pray for salvation right now, Lord. Sa mga kapatid ko po, Panginoon, na minsang nadapa, minsan, Panginoon, nagkamali, Panginoon, I speak for forgiveness right now in the name of Jesus. Itutulak mo kaming humingi ng tawad, Panginoon, kasi mas ramdam namin yung pagmamahal mo at naniniwala kami na mas gusto mo kaming patawarin kaysa parusahan. Kapatid, gising! Mahal ka ni Jesus! Come to the altar. Lapit ka sa altar kung saan makakasumpong ka ng kapatawaran, makakasumpong ka ng pag-asa, makakasumpong ka ng pagpapala. Get up. Get your victory. Binibigay sa iyo ng Panginoon yung katagumpayan. You will finish the race. Lord, I speak for restoration sa mga relasyon na nasira, Panginoon. Hindi ko alam kung bakit nasira ito, Panginoon. Pero one thing for sure, God, you are the God of restoration. May mga pamilya na muling magsasama, muling magpapatawaran, mga disciples and disciples na muli mong ibabalik sa fellowship, Panginoon. Bubuksan mo ang aming isip, bubuksan mo ang aming puso, Panginoon. This is the reason why we are created, God, to love you and to love people. Thank you, God, for the restoration. I-restore mo ang aming pangarap. I-restore mo, Panginoon, ang ganda ng aming mga gawa. I-restore mo ang ganda ng kalagayan ng aming puso at isip. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Nirinisip po namin ang lahat ng bagay na ito, Panginoon. At minsan pa, before we end the celebration, come on, once again, worship the Lord. Jesus is the name above every name. Love came down to rescue me. Love came down to save me. Come on, celebrate Jesus. I am yours. I am. Matagal nang binigay yung regalo mo. You're amazing, God. Love came down and rescued me. Love came down and set me free. I am yours. I am forever yours. Mountain high or valley low, I see now and remind my soul. I am yours. I am forever yours. I am yours. Yes, God, come on, declare it. I am yours.
po natin ang ating mga kamay ngayong oras na ito. And I want you to believe, I want you to receive. As I says this word, magmamanifest sa iyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Right now, amazing people of the Lord, may the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. And may the Lord look on you with favor and give you peace. Father, receive all this blessing. Lahat po ng naniniwala siyang pinagpala, magsabi ng malakas na. Amen and amen. God bless you, amazing people of God.